Well, bali yung ibang lugar natin sa buong Bulacan, no? Ibang lugar natin. Like yung San Miguel, wala rin, dalawa araw lang na, di ba na sumabog yung bulugan. So, okay na yun. Wala nang problema ron. So, nabigyan na namin ng relief flag yun. So, yung ibang lugar ng Bulacan, merong konti-konting tubig, baka nang may kawayan. Yung bando, wala na. I think Marilao, wala na rin. It's upside na. Ang problema na lang natin ngayon ay itong Unilan, Hagunoy, Bombong, at saka itong part ng Malolos, other part of Malolos, ano? So, yun ang pinaka-problema natin yan. Ang Hagunoy at saka Bombong talaga, lubog na lubog. Sobrang lubog. So, ito ginagawa namin lahat ang magagawa natin. Ibigay kami ng reliefs, yung mga rescue, nire-rescue natin yung mga kababayan natin na humihingi ng tulong para mailigas. Kasi yung iba, ayaw din umalis doon sa bahay nila eh. Dahil nasa bumungulan sila. Nilalabas namin pero ayaw lumabas. Kaya hinihikahit pa namin na lumabas ka lang ito doon at umalis na. Kasi may parating naman na dalawang bagyo, diba? So yun, so the situation is okay naman na gagawa namin lahat. Although, hindi naman kami makakilis mabuti. Dahil may malalim na tubig, hindi mapasok ng mga trucks na 6x6. Kailangan talaga ng rubber boats. Hindi naman mapasok ng mga rubber boats kasi malakas yun. Agos. May tulong na po pang dumating mula sa ating national government? Well, mayroon naman. Yung sa Dennis Dominique, mayroon naman. Yun. May mga sumusuporta naman. But, yun. MDA, nagpadala ng rubber boats, yan. So, yun sa mga tumulong, thank you so much. Mga tumulong, thank you so much. And I hope the national government will help more and more and more. Nakasapit, kung matumulong naman natin ang national government. Wala naman problema. But of course, we need more. We need more. Kasi para tumulong tayo and para tumulong sa mga ibang NGOs ay tumulong. This lang. Salamat, sir. Thank you po. Thank you po, sir.